So ito si CashMe, palagi ko nung nakikita na yung ads niya palutang-lutang sa mga Facebook Reels, yung ganon. Yung maximum loanable amount to is 20,000 pesos and you can apply for it anytime, anywhere. You just need one valid ID and you can receive the funds within the day. But the question is it right for you? So kung kayo nagbabalak pa lang na i-download tong si CashMe na loan app, panoorin nyo na muna yung video na to, guys, so that you know what to expect. Isa na namang online loan app ang ating sisilipin kung okay ba siyang applyan o hindi. So for today's video, it's CashMe. Of course, this video is not sponsored and it's based on my actual experience nung dinownload ko siya tapos kinuhan ko siya ng screenshots, guys. So kung nagbabalak pa lang kayo, huwag na muna kayong mag-download, huwag na muna kayong mag-apply. Panoorin nyo na yung muna yung walkthrough natin para in the end, makapag-decide kayo kung gagamitin nyo ba yung app na to o hindi. Well, let's start with the registration. So at the time of filming this video, si CashMe ay andun po sa list of recorded online lending platforms na nasa SEC website. Of course, the link is in the description box below kung gusto nyo siyang i-check. It's under Hupan Lending Technology Incorporated. So, the app is CashMe. Ito si CashMe doon sa Google Play Store. Makikita nyo na yung sabi niya, maximum loanable amount na is 20,000 pesos. Apply anytime, anywhere, at saka isang ID lang yung hihingin niya sa'yo. And you can get the funds within the day. If all goes well, 5 minutes lang daw. So, let's go over the screenshots as we talk about CashMe. So, kung first time nyo siyang i-open sa mga cellphone nyo, kaka-download nyo pa lang, kagad siya syempre hihingi ng mga iba't ibang permission. Kung magpo-proceed ka, kailangan mong i-click yung OK. So, pagkatapos nyon, doon sa kanyang app, kumbaga, pinapakita niya pa yung certificate of incorporation niya. Tapos, yung kanyang permit with the city of Makati. So, pang legit, ano? But, kahit na kumpleto siya sa registration na yan, guys, that does not automatically mean na tama siya para sa inyo. Kaya, next doon, kung mag-a-apply ka man kay CashMe, kailangan i-click mo yung loan now. Tapos, mapupunta ka doon sa page kung saan hihingi niya yung phone number mo. Pagbigay mo ng phone number, i-click mo yung I read and agree to the privacy policy. So, syempre, wag mo i-agree kung hindi mo siya naiintindihan. Just click that box there and click the next step. Papadala siya sa inyo ng 6-digit na OTP. At pag nabigay mo yung tamang OTP at naklik mo yung login tsaka register, mapupunta ka doon sa area kung saan hihingi ulit siya ng permission na i-access yung contacts mo. So, natural lang na i-click mo yung allow kasi para ba proceed ka doon sa next page. Yung first yung hihingin is kung ano yung method na pagpapadala ng pera kung sakali ma-approve yung loan mo. So, yung mga pagpipilian is GCash, Bank Transfer, GrabPay, MU William, PayMaya, tsaka RD Pawnshop. Yung kada mode of disbursement na to, iba't ibang fees yung associated dito. For example, itong si GCash, 80 pesos lang. So, GCash pa lang, may fee na. Kung sakali pipiliin mo naman si MU Willier, 180 pesos yung fee. Gagastos ka na nga ng pamasahe papuntang MU Willier, babayad ka pa ng processing fee. Transfer, walang fee. Nasa inyo na yun kung anong pipiliin mo. So, katapos mong pumili ng disbursement method, dun ka na mapupunta sa part kung saan kukunin niya na yung personal information mo at magsisimula siya sa pag-take ng ID. So, pipicturan mo yung ID mo, guys. Meron siya instructions dun sa baba. So, paano mo kunin yung ID? Tapos, ikiklik mo lang yung next. Tapos, pipicturan mo yung ID mo. Automatic na, guys, nalalabas yung ID number, yung pangalan na nasa front ng ID pagkatapos mo siyang isubmit sa kanila. Kung gusto mo mag-proceed, kailangan mo lang isupply yung information na wala pa dun sa app. And then, ikiklik mo yung next step pagkatapos mo i-fill out yung form nila, bale. Dun ka sa pag-next mo, hihingin niya na yung mga contact reference mo. At sa kay CashMe, 5 contact reference yung kailangan mo ibigay. Tapos hindi ka pwedeng gumawa-gawa ng kung ano-anong phone number kasi dun siya pipili sa phone book mo sa pag-click mo ng kada box na yan. Pagkatapos mong lagyan ng 5 contact reference yung page na yan, then ikiklik mo yung next step, bigay mo na yung work information mo. So, ibibigay mo yung monthly income, tapos yung occupation, tapos ikiklik mo yun confirm. Tapos meron siyang parang 1 minute kumbaga para i-evaluate kanya kung approve ka or pwede ka mag-umutang sa kay CashMe o hindi. So, may mga 1 minute yan. Pagkatapos ng timer,
Then yun, lalabas na kung ano yung initial na credit limit mo kumbaga na ibibigay ni CashMe. So, huwag kayong maniwala sa yung sinabi niyang maximum loanable amount is 20,000, yun din yung makukuha nyo guys, because like any other loan apps, si CashMe is hindi naman yun yung makukuha mo eh. So, typically, magsisimula ka sa pinakamababang possible na credit limit para sa'yo and saka to tataas depending on, you know, your credit standing within the app. So, yun. So, in this example, yung binigay na credit limit ni CashMe is 3,000 pesos. At meron siyang meron siyang drop-down, pero yung makikita mo doon is 3,000 pesos lang. And then sa baba, nasabi niya, long-term daw siya. May lumalabas pa kaninang 180 days dito pero hindi naman 180 days eh. Kasi yung initial mong term dito like any other loan apps is 7 days. So ito 7 days din. Kung gusto mo mag-installment, hindi naman talaga totoong installment yan. Parang extend-extend lang yan kasi yung babayaran mo is interest, yung ganon. Para kumbaga ma-long term or ma-prolong po yan. Well, pero usually it's just a catch, hindi naman totoong extend or hindi naman totoong installment yan. Yung hindi pa very, very positive about this. Tapos dun sa 3,000 na ibinigay niyang initial credit limit sa'yo, sa baba makikita mo na kakartasan pa ka pa niya ng service fee na 570 pesos. Tapos mayroon pang management fee na 300 pesos. Tapos yung transfer fee pa, kung sakali pinili mo si M. Lewillier, for example, which is 180 yung transfer, yung fee, or GCash man, which is 80 pesos, nako, kahit nasabihin niya ang baba-baba ng interest, pero babawi siya dun sa dalawang fees na kanyang dinagdag. Kaya kung maglo-loan ka ng 3,000, yung matatanggap po is 1,950 na lang. Pero yung ibabalik mo is 3,000 plus yung interest na 168. Gusto mo ba talagang mag-risk na umutang dito sa kay CashMe now that you know na ganito pala yung kanyang loan terms? Sa inyo na kung uutang kayo dito o hindi. Syempre, hindi naman tayo pwedeng umutang sa mga ganitong apps kung hindi tayo naiintindihan yung mga ganitong mga terms. So, kung ayaw mo, then wag mo nang ituloy. Wag mo nang i-click yung confirm tapos sabihin mo na nagkamali lang. Magbaka na lang guys kung hindi ka sang-ayon sa term na pinapakita ni CashMe sa'yo. Pero kung naiintindihan mo what you're getting into at gusto mo pa rin kunin yung loan kahit na hindi masyado maganda yung kanyang loan terms, then that's the only time you click confirm. Pero guys, pag-isipan muna ng mabuti bago mag-loan sa mga ganito. Kasi hindi po laro-laro yung mga ganitong mga apps. So, I really hope na yung video na to nakatulong kung kayo'y nagde-decide pa lang kung magda-download kayo kay CashMe or hindi. Of course, hindi ko po ini-encourage na umutang. Yung goal ko dito is to let you know ano yung ma-expect nating mga fees kung bago tayo umutang para mas informed yung decision mo kung sakaling mag-go ka man o mag-back out or mag-cancel. So, thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Bye!